Pinas, updated ka na ba? Isko bumusina sa TVJ. Aware si Isko Moreno na hindi kailanman mapapantayan ng TVJ o ang comic trio ni Natito at Vic Soto at Joey De Leon. Hindi rin naman daw ito ang layunin nilang mga bagong host ng Revamp It Bulaga. Ang intensyon nila'y ipagpatuloy ang pagbibigay saya sa mga kababayan natin. Touch Act to beat daw ang legacy na iniwan ng TVJ na 44 years nang naghahatid ng tuwa at saya sa ating mga kababayan. Pero inamin ni Isko na bago niya tanggapin ang alok ng mag-host sa Itbulaga, ay inabisuhan niya ang comic trio. Bumusina raw siya, act of respect, pero hindi sa personal na paraan, kundi sa pamamagitan ng isang common friend. At ayon sa nakarating na reaksyon mula sa TVJ, ay okay lang daw. Matatanda ang June 10 nang sumalang ang dating Manila City Mayor. Ito'y makalipas ang 5 araw when the new set of hosts was introduced. Ani ni Isko, it felt home daw nang makabalik sa GMA. Kung gaano kasi siya katagal na nilbihan noong politiko pa siya, ay ganun din katagal na natengga siya sa pag-host. Good thing, isang segment ang agad na itinok sa kanya. Ang Gina Geldy kasama si Buboy Villar. Nakakaaliw nga ang pedicab driver na nandudas ng pasalamatan nito ang TVJ. Agad nitong sinalon ni Isko ng blooper ng pedicab driver sa swabbing paraan ang TVJ na nakatrabaho namin. Samantala, sa muling pag-host ni Isko, ibig bang sabihin, sinasantabi na niya ang kanyang planong pumasok uli sa politika? Anya, graduate na raw siya roon. 2 taon pa bago idaos ang midterm national at local elections, which means anything is possible. Mapandinigan kaya ni Isko ang desisyon niya kung merong public clamor na tumakbong muli? As the program title which the host suggests, mabubulaga na lang ba tayo? Nagpasantabi raw si former Manila Isko Moreno or Yorme sa showbiz icons na sina Tito, Vic at Joey De Leon na magtanggap niya ang offer na maging isa sa bagong host ng longest running noontime show sa bansa na ang Itbulaga. Binahagi yan ni Yorme sa kanyang panayam sa Marites University ng mga showbiz writers na sina June Nardo, Rose Garcia at ang Benabos. Matatandaang noong May 31, nagbitiw sina Tito, Vic and Joey o TVJ mula sa Television and Production Exponent o Tape Incorporated na nagsisilbing producer ng Itbulaga. Nagpasantabi rin ako, it's a matter of mutual respect. We have a common friend. Sabi ko, pre, pakisabi na lang kina TVJ. Sabi ko, may offer sa akin na tatanggapin ko. Pahayag ni Isko. Wala naman daw siyang natanggap na negatibong reaksyon tutol sa mga ito. Okay naman, wala naman sinabing negative. In fairness to TVJ, wala naman. If you show respect, yun din ang ibabalik sa'yo. Love begets love, Anya. Iginiit din ni Yorme na tinanggap niya ang pagiging isa sa bagong host ng Itbulaga para mga manonood at sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng show. It has something to do with them. It always something to do with the people who watch and work in Itbulaga. Anya ni Yorme, alamin ang kuwento sa likod ng bago niyang segment sa Itbulaga, ang reaksyon niya sa pagpapasalamat ng isang winner sa TVJ at iba pang mga revelasyon ni Isko Moreno tungkol sa programang ito. Honor, araw-araw na papanood natin. Alam natin na si Tito Vic and Joey or TVJ, talagang legend natin yan sa noontime show. Maraming parte ng buhay natin talagang bahagi ang Itbulaga. That's why I am really grateful to Tape Incorporated, to the management, and to the creative team, the production na napili tayo maging bahagi ng bagong Itbulaga. Pahayag ni Isko Moreno tungkol sa pagiging isang bagong host ng tinaguriang longest running noontime show sa bansa. Segment. Inalok din daw sa kanya ang bagong segment na G sa Gedly. Yung G sa Gedly. Ito yung random na pagtulong ng Itbulaga sa ating mga kababayan na nagsisikap sa buhay o nangangailangan, paliwanag niya. Meaning, 2 raw ang kahulugan ng pangarap ng segment.
pwedeng game sa Gedli kasi minsan nagja-jack and poi kami. Yung mga larong pambata, yung larong Pilipino, o larong lupa, yung alam natin noong araw. Gaibi sa Gedli, tulong bigay sa gilid, o parang mga tulong yun but random lahat ni Yorme. Comeback, itinuturing daw niyang itong bilang kanyang showbiz comeback matapos mag-focus sa public service for 24 years. Nag-retire ako sa showbiz when I get elected. Nag-focus ako sa public service wholeheartedly tapos ngayon balik sa showbiz. Especially since last year, it was properly announced na we're returning and we're going back to showbiz. Whether it is in the production side or in front of the camera. New ideas, sinisikap daw ngayon ng Itbulaga na magatid ng mga fresh ideas para sa mga manonood. Hindi ko mapapalitan yung naidulot na saya ng ating minamahal na TVJ, pero pinipilit nating mapatunayan kung kaya nating mapantayan or makapag-isip ng mga bagong idea, pakulo, para mapasaya ang tao kasi in the end of the day, it's all about you, the viewers. TVJ, muli niyang iginiit na wala siyang intensyon na pumalit sa TVJ. When I said yes to be part of Itbulaga, I don't have any intention na palitan sila. It's just there are vacuum in the show na maaring umaasang empleyado na kinakabahan baka matigil na yung show. We took the challenge and tried to be the best that we can be in a daily live show. Viral. Nag-react naman si Yorme sa pag-viral ng isang G sa Gedli. Winner na napagsalamatan kina Tito Vic and Joey. Hindi ko pwedeng ipagkait sa TVJ yung damdamin ng tao. Maraming salamat Itbulaga. Maraming salamat Tito Vic and Joey. Dati nating kasama yan. Ginagalang natin yan. Kumbaga, idol ang lahat yan, diba? Kaya lang, life must go on. We will move on and this can happen again. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi basta-bastang pwedeng tanggalin sa puso at damdamin ng ating mga kababayan ang TVJ. Pasintabi. Inamin din ni Isko na nagpasintabi siya kina Tito Vic and Joey nang matanggap niya ang offer na maging bahagi ng Itbulaga. Nagpasintabi rin ako. It's a matter of mutual respect. We have a common friend. Sabi ko, pare, pakisabi kina TVJ, sabi ko may offer sa akin at tatanggapin ko. Okay naman, wala naman sinabing negative. In fairness to TVJ, wala naman. If you show respect, yun ang ibabalik sa'yo. Love begets love. It has nothing to do with them. It's always something to do with the public who watch and work in Itbulaga. Advice, alintana rin ni Yorme ang bashing na hinaharap ng kanyang mga co-host kaya ito raw ay maipapayo niya sa mga ito. When you're young, you tend na mas mangingibabaw yung alimpuyo, yung nararamdaman mo, yung bugso. But syempre, kapag humupa na yung alikabok, liliwanag na rin yan, yung kalsada. But it takes time. May mga nasugatan at ang sugat ay may hilong din. May awa ang Diyos. Figurehead, itinanggi rin ng Isko na siya ang magiging bagong bossing ng Itbulaga. Hinding-hindi. I mean, I agree with the age para matuldukan natin yon. But being the boss in the show, I don't see myself or anything else in that position. In fact, mas collaborative ngayon. Everybody suggests sa segment a game and it's being heard by the production, by the creatives, and the management of Tape Incorporated. Makikinig sila o mas maraming collaboration ngayon na magaganap. Walang boss sa aming lahat. Pilipinas, updated ka na ba? Isko bumusina sa TVJ. Aware si Isko Moreno na hindi kailanman mapapantayan ng TVJ o ang comic trio ni Natito at Vic Soto at Joey De Leon. Hindi rin naman daw ito ang layunin nilang mga bagong host ng revamp Itbulaga. Ang intensyon nila ay ipagpatuloy ang pagbibigay saya sa mga kababayan natin. Touch act to beat daw ang legacy na iniwan ng TVJ na 44 years nang naghahatid ng tuwa at saya sa ating mga kababayan. Pero inamin ni Isko na bago niya tanggapin ang alok ng mag-host sa Itbulaga,
ay inabisuhan niya ang comic trio. Bumusina raw siya, act of respect, pero hindi sa personal na paraan, kundi sa pamamagitan ng isang common friend. At ayon sa nakarating na reaksyon mula sa TVJ, ay okay lang daw. Matatanda ang June 10 nang sumalang ang dating Manila City Mayor. Ito'y makalipas ang 5 araw when the new set of hosts was introduced. Ani ni Isko, it felt home daw nang makabalik si GMA. Kung gaano kasi siya katagal na nilbihan noong politiko pa siya ay ganun din katagal na natengga siya sa pag-host. Good thing, isang segment ang agad na itinok sa kanya. Ang Gina Geldy kasama si Buboy Villar. Nakakaaliw nga ang pedicab driver na nandudas ng pasalamatan nito ang TVJ. Agad nitong sinalo ni Isko ng blooper ng pedicab driver sa suwabing paraan ang TVJ na nakatrabaho namin. Samantala, sa muling pag-host ni Isko, ibig bang sabihin, sinasantabi na niya ang kanyang planong pumasok uli sa politika? Anya, graduate na raw siya roon. 2 taon pa bago idaos ang midterm national at local elections, which means anything is possible. Mapandinigan kaya ni Isko ang desisyon niya kung merong public clamor na tumakbong muli? As the program title which the host suggests, mabubulaga na lang ba tayo? Nagpasantabi raw si former Manila Isko Moreno or Yorme sa showbiz icons na sina Tito, Vic at Joey De Leon na magtanggap niya ang offer na maging isa sa bagong host ng longest running noontime show sa bansa na ang Itbulaga. Binahagi yan ni Yorme sa kanyang panayam sa Marites University ng mga showbiz writers na sina June Nardo, Rose Garcia at ang Benabus. Matatandaang noong May 31, nagbitiw sina Tito, Vic and Joey o TVJ mula sa Television and Production Exponent o Tape Incorporated na nagsisilbing producer ng Itbulaga. Nagpasantabi rin ako, it's a matter of mutual respect. We have a common friend. Sabi ko, pre, pakisabi na lang kina TVJ. Sabi ko, may offer sa akin na tatanggapin ko. Pahayag ni Isko. Wala naman daw siyang natanggap na negatibong reaksyon tutol sa mga ito. Okay naman, wala naman sinabing negative. In fairness to TVJ, wala naman. If you show respect, yun din ang ibabalik sa'yo. Love begets love, Anya. Iginiit din ni Yorme na tinanggap niya ang pagiging isa sa bagong host ng Itbulaga para mga manonood at sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng show. It has something to do with them. It always something to do with the people who watch and work in Itbulaga. Anya ni Yorme. Alamin ang kuwento sa likod ng bago niyang segment sa Itbulaga, ang reaksyon niya sa pagpapasalamat ng isang winner sa TVJ at iba pang mga revelasyon ni Isko Moreno tungkol sa programang ito. Honor, araw-araw na papanood natin. Alam natin na si Tito Vic and Joey or TVJ, talagang legend natin yan sa noontime show. Maraming parte ng buhay natin talagang bahagi ang Itbulaga. That's why I am really grateful to Tape Incorporated, to the management, and to the creative team, the production na napili tayo maging bahagi ng bagong Itbulaga. Pahayag ni Isko Moreno tungkol sa pagiging isang bagong host ng tinaguriang longest running noontime show sa bansa. Segment. Inalok din daw sa kanya ang bagong segment na G sa Gedly. Yung G sa Gedly. Ito yung random na pagtulong ng Itbulaga sa ating mga kababayan na nagsisikap sa buhay o nangangailangan, paliwanag niya. Meaning, 2 raw ang kahulugan ng pangarap ng segment. Pwedeng game sa Gedly kasi minsan nagjajak and poy kami. Yung mga larong pambata, yung larong Pilipino o larong lupa, yung alam natin noong araw. Gaibi sa Gedly, tulong bigay sa gilid o parang mga tulong yun but random lahat ni Yorme. Comeback, itinuturing daw niyang itong bilang kanyang showbiz comeback matapos mag-focus sa public service for 24 years. Nag-retire ako sa showbiz when I get elected. Nag-focus ako sa public service wholeheartedly tapos ngayon balik sa showbiz. Especially since last year, it was properly announced na we're returning and we're going back to showbiz. Whether it is
in the production side or in front of the camera. New ideas, sinisikap daw ngayon ng Itbulaga ng magatid ng mga fresh ideas para sa mga manonood. Hindi ko mapapalitan yung naidulot na saya ng ating minamahal na TVJ, pero pinipilit nating mapatunayan kung kaya nating mapantayan or makapag-isip ng mga bagong idea, pakulo, para mapasaya ang tao kasi in the end of the day, it's all about you, the viewers. TVJ, muli niyang iginiit na wala siyang intensyon na pumalit sa TVJ. When I said yes to be part of Itbulaga, I don't have any intention na palitan sila. It's just there are vacuum in the show na maaring umaasang empleyado na kinakabahan baka matigil na yung show. We took the challenge and tried to be the best that we can be in a daily live show. Viral! Nag-react naman si Yorme sa pag-viral ng isang G sa Gerly, winner na napagsalamatan kina Tito Vic and Joey. Hindi ko pwedeng ipagkait sa TVJ yung damdamin ng tao. Maraming salamat Itbulaga. Maraming salamat Tito Vic and Joey. Dati nating kasama yan. Ginagalang natin yan. Kumbaga, idol ang lahat yan, diba? Kaya lang, life must go on. We will move on and this can happen again. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi basta-bastang pwedeng tanggalin sa puso at damdamin ng ating mga kababayan ang TVJ. Pasintabi. Inamin din ni Isko na nagpasintabi siya kina Tito Vic and Joey nang matanggap niya ang offer na maging bahagi ng Itbulaga. Nagpasintabi rin ako. It's a matter of mutual respect. We have a common friend. Sabi ko, pare, pakisabi kina TVJ, sabi ko may offer sa akin at tatanggapin ko. Okay naman, wala naman sinabing negative. In fairness to TVJ, wala naman. If you show respect, yun ang ibabalik sa'yo. Love begets love. It has nothing to do with them. It's always something to do with the public who watch and work in Itbulaga. Advice, alintana rin ni Yorme ang bashing na hinaharap ng kanyang mga co-host kaya ito raw ay maipapayo niya sa mga ito. When you're young, you tend na mas mangingibabaw yung alimpuyo, yung nararamdaman mo, yung bugso. But syempre, kapag humupa na yung alikabok, liliwanag na rin yan, yung kalsada. But it takes time. May mga nasugatan at ang sugat ay may hilong din. May awa ang Diyos. Figurehead, itinanggi rin ng Isko na siya ang magiging bagong bossing ng Itbulaga. Hinding-hindi. I mean, I agree with the age para matuldukan natin yon. But being the boss in the show, I don't see myself or anything else in that position. In fact, mas collaborative ngayon. Everybody suggests sa segment a game and it's being heard by the production, by the creatives, and the management of Tate Incorporated. Makikinig sila o mas maraming collaboration ngayon na magaganap. Walang boss sa aming lahat.